distributed treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kina Jiho Kanyeti Tutu, GTB Specialist, Nigor T. Hunter, Junri Malayan, Roger Hinon, Christine Padala Dapat. Shoutout din kina Jeffer Makiran, ICLM Tiyats, Upo ng Liwanag, kay Arnold Scala, Elvin Famaran, Gil Turo. Shoutout din kay Hurilan Kapuyan, Lima Kanda, PCU Himimpiza, Jimar Gamok, kay Maria Deta. Shoutout din kay Armando Desargo, Michael Ameth, Turio Pulsao, Lira Consensino, Edwin Paipa at kay Rumel Hisulgon. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Maraming salamat. At ito ang padala sa atin na video ng ating katiyats. Siguradong marker ito for treasures. Yang square dyan, atin yan tingnan. Okay, at ang harapan nito ay parang may mukha ng tao. Ayan. At sa gilid ng mukha na ito ay yung square na marka. At sa likuran naman ito ay nakaturo ito sa parang itong naglandslide na parte doon sa kabila ng creek. Dito naman sa bandang kaliwa ay mayroong grupo ng mga big boulders na nakapatong-patong. Kaya magandang suspect din yun. At mayroong letter B na malaki sa triangle na may mukha. At yun ay nakaharap dito sa maraming boulders na malalaki. Okay, at sa harapan ng mukha ay mayroong mga bato na may butas, pero hindi tayo sure sa mga butas kasi natural lamang sa mga bato kapag nasa creek na may mga butas ito. Pero kung ang mga butas ay may kapares na mga kanji, symbols or letters or arrow, matatawag na natin yan na markers. Okay, yun ang kuweba, yung itong nandito. Yan ang may that, yan ang parang naglandslide na nag-cave in, parang dyan nakatalikot tong mukha, sa likod ng mukha. Mamaya atin yan balikan. At dito naman sa di kalayuan, mga 15 meters yata ito, ay meron siyang nakitang bato na parang hugis ulo ng puso or bear na naka tingala pa itaas. At sa di kalayuan ay may parang plus sign. Okay, ito yung ulo ng parang bear or lobo na nakatingala, nakatingin sa itaas. At sa unahan nito ay merong plus sign. Okay, yun ang plus. Ayan, itong dito. Ayan, ang plus sign na yan can be 10 feet or 10 meters ang distansya. At kung ang ulo ng lobo na yan or ng uso na yan ay 12 feet or I make that 10 feet or 10 meters galing doon sa plus na sign. Ibig sabihin, nandyan sa ulo ng bear or uso na yan nakatago ang isang item. Merong magandang sign. Ito ang square sign. Nagsasabi na merong treasure in the box or treasure on the spot or perhaps treasure inside the rock. Basta mga square na ang nandyan, pwedeng treasure inside the rock na yan or under the rock. Parang kapag merong butas yan sa gitna,
automatic na sintro, treasure in that rock sa bato na ito. Kaya tingnan nyo dyan mga katiyats, yan ay isang legit marker. So pwede nyong pukpukin ng maso ang bato na ito, ang palibot niya ng buong bato. At kapag tutunog na parang hollow rock na sound, ay oras na para siya barinahin. Maganda pag barina muna bago magbasag, kasi mahirap basagin ang bato. Barinahin nyo muna, testing yung dulo ng barina, ay dugtungan nyo, merong extension, ipawelding nyo, dugtungan siya ng mahaba hanggang mga half meter ang barina. Concrete drill bit ang gamitin para butasin ang bato. At kapag matamaan yung mga metal inside the rock, ay makikita yun sa dulo ng barina kapag merong kumikintab na kulay dilaw. Of course, gold bars yung tinatamaan nyo. Okay, tingnan natin ang ibang picture. Okay, ito naman ang kakaibang itsura ng bato. Matulis siya na magaganyan. At parang may mata, dalawang mata siya. May ilong at walang bibig. So ang mukha ay treasure marker. Alam natin yan lahat. Pero wala siyang tinitingnan. Nakahiga siya at nakapikit. So kung ganyan na wala siyang tinitingnan, ibig sabihin ay nandyan lang. It's either sa likod niya kasi nakahiga siya, or kung saan itong matulis niya na ito na portion sa banda rito. Kaya check nyo rin yan dito banda mga katiyats. Pukpukin nyo ng maso kapag wala kayong detector na merong mag-identify ng na-detect. Kapag metal detector lang, hindi siya makapag-identify ng gold or silver. Mahirapan kayo sa ganyang mga bato, ay highly mineralized yan. Tumutunog ang mga bato na yan. At minsan ang mga bato diyan ay may metal content. Kaya kailangan talaga ng detector na makapagbasa ng gold. Yung makikita mo sa kanyang monitor na merong gold, magsasabi yung detector na gold ang na-detect, gold or silver or iron. Okay, meron na yung ganyan sa, itawag nyo lang doon sa Bourbon Electronica, merong simplex Nocta Macro. Simplex, pinakamura yon na metal detector na merong identifier kung ano ang na-detect, kung gold ba or iron lamang. Kaya maganda sa beginners ang Simplex Nocta Macro. Mura lang yun, nasa 25 yata to 30,000. Okay, pero maganda na, makapag-detect hanggang 2 meters deep. Ngayon, tingnan natin itong ibang picture. Ito naman ang tinuturo ng ito, yung parang nakatingin sa itaas na parang ulo ito ng lubo ng bear. Ayan, may bibig pa siya, may mata at nakatingin siya sa itaas. So wala na sa itaas ang treasure. Ang treasure can be sa kanyang likod, doon sa baba niya. Or pwedeng dito lamang, pwedeng hollow rock. Ngayon sa unahan yan, ay meron tayong makikita dyan na distance sign. Sign ng distansya. Okay mga katiyats, ito yung plus sign na nangharap ito doon sa ulo ng lubo. At kung ang distansya nito sa ulo ng lubo, hanapin natin yung ulo ng lubo. Ito yan. Yan ay bear. Okay, ulo ng uso pala, uso ng bear. Sa unahan, sa tantya ko ay nasa 7 meters. Ang sign na ito ay Jo or 10. Ang 10 ay pwedeng 10 feet or 10 meters distance. At kapag ang sign na yan, ito
ay eksaktong 10 feet. Siguro 10 feet na sa ano yan. 3 meters mahigit. Kung 10 feet yan, dito na yung ulo ng lobo na nakatingin sa itaas. So pwedeng nasa loob ng lobo. Kasi hindi na tayo maghukay diyan sa creek kasi tubig na yan. Kaya possibly ang treasure ay nasa loob ng bato. Kaya pwedeng nasa loob ng lobo. At kapag yan ay 10 meters ang distansya, mas lalong okay ang distansya nitong plus sa ulo nitong lobo. Ito yan na ulo, asa na yun? Ito. Okay, ito yung plus sign. So 10 feet or 10 meters. Kung ganyan ang distansya niyan, pwedeng nandito sa bato ang nakatagong treasure. Yan ay mga giveaway or maliliit lamang na item pag ganyan na mga sinuksok sa bato. Ngayon dito, kung napansin nyo ay parang nag-give up na siya, parang yung lupa ay parang nag-collapse siya kunti. Makikita na parang merong tunnel diyan. At ito naman yung nasa likod ng parang mukha na bato. Yung kanina bato na nagaganyan na may parang dalawang mata, nagaganyan lang yan. At ang likod nito ay medyo matulis yun na bato. At yan ang kanyang kaharap. So check nyo rin dito mga katiyets. Mas maganda maghukay dyan kasi lupa na yan. Ito na portion. Okay, mas magandang ano yan, site, kasi malapit siya sa big boulder marker na may mukha na tao. Ito naman yung group of rocks na dito banda yung parang mukha na matulis na may mata na nagaganyan. At sa unahan yan, siguro nasa 15 meters yan, ay itong group of rocks ay merong bato dyan na may bunganga ganyan, tapos merong plus sign. Okay, pwedeng nasa loob lang ng bato, pwedeng itong bunganga ang entrance ng butas, kasi hindi na ako mag ano pa dyan na maghukay kasi tubig na yan. Ang pinakamalaking chance na makakuha tayo ay treasure enclosed in big rocks kapag nasa creek. Okay, ang creek ang pinaka ayaw ko sa lahat ng maghukay sa creek. Kasi na biktima na rin ako dyan sa hukay sa creek. Puro talaga tubig na yan. 2 meters pa lamang wala ka nang magawa. Kaya magsayang lang ng oras. Kahit meron ay mahirap talaga makuha dahil sa tubig. Kaya kapag may treasure in the creek, ay meron din yang kasama kahit may ibinaon sila, katulad sa mga waterfalls, meron silang ibinaon sa ilalim ng tubig. Yun ang mga big deposit, yung talagang tinatago underwater. Pero ang mga giveaway ay nasa loob lang ng malalaking bato at malalapad na mga bato. Okay, so hanggang dito lang ako mga katiyet sa aking partial analysis sa inyong treasure site in the creek. Maganda ang inyong treasure site. Positive na meron yan, kaya lamang kailangan talaga ng pasensya sa paghanap ng mga item dyan, kasi yan ay secured na pagkatago ng mga hapon. Okay, so God bless you all, and also ingat kayo dyan sa inyong mag-treasure hunt, and I wish you luck and the fortune in the world. Thank you so much. Ciao.